Ngayon nga kapatid ay ating napanood ang laban nga nitong RR Kyohoshi at itong ang EVOS Legends na kung saan kung tawagin nga yan sa Indo ay tinatawag itong El Clasico dahil ang laban nga ng dalawang koponan na yan ay talaga nga namang inaabangan doon sa Indonesia. Kung dito nga sa Pinas may inaabangan tayong Manila Clasico dito nga sa PBA at ito nga ay ang koponan ng Ginebra at ito nga ang Magnolia. Pagdating naman sa MLBB kapatid, ang laban nga ng Blacklist International at Smart Omega ang talagang inaabangan dito nga sa MPL na kung saan ang laban nga sa Indo ng RR Kyohoshi at itong ang EVOS Legends ay halos umabot nga ng 800,000 live viewers sa pagkakataon na ito. Imagine kapatid, walang kaduda-duda na ang RRQ at EVOS Legends nga ang may hawak ng may pinakamalalaking fanbase nga dito nga sa MPL Indonesia. Kaya naman, tinatawag nga itong klasiko talaga kapatid dahil matindi nga ang rivalry ng dalawang koponan na yan dito nga sa MPL Indonesia. Sa sobrang classic nga nito kapatid ay umabot nga ang laban sa Game 5 na kung saan sobrang taas na nga ng chance sana na manalo nga nitong RR Kyohoshi dito nga sa Game 5. Ngunit nabaliktad pa nga ng EVOS Legends ang bapor nga nitong RR Kyohoshi para sana ilaglag na nga sila dito nga sa MPL Indonesia. Ngunit sobrang ganda nga nang ipinakita ng EVOS Legends sa pagkakataon na ito, lalong-lalo na nga yung mga huling yugto ng laban nila sa Game 5 nang dahil doon ay nanalo nga itong EVOS Legends. Kumbaga, sobrang sayang talaga yung ipinakita nga ng RRQ kapatid dahil alam naman natin kung gaano nga kalakas itong RRQ dito nga sa regular season. Sila nga ay nag-top 2 dito nga sa regular season bago mag-playoffs at isa talaga ang RRQ sa kinakatakutan nga dito sa MPL Indonesia. Ngunit nang sumabak na nga ang mga ito dito sa playoffs kapatid, dito nga ay nagkasunod-sunod ang kanilang pagkatalo. Kumbaga kapatid, wala man lang na ipanalo itong ang RRQ dito nga sa playoffs dahilan kung bakit nalaglag nga sila sa lower bracket. At ang malala pa nga nito kapatid, ang tumalo pa sa kanila sa upper bracket ay itong ang Alter Ego na nasa top 6 lamang. At nagtuloy-tuloy nga ang pagkatalo ng RRQ pagpunta nila dito sa lower bracket ng makalaban nga nila itong EVOS Legends. At nang dahil doon kapatid, ay tuluyan na nga natalo na nga at talaglag itong RRQ Hoshi. Sa madaling salita, wala nga tayong mapapanood ng RRQ dito nga sa MSC 2023 na kung saan malaking advantage talaga ito sa atin kapatid, lalo na't alam naman natin na ang RRQ Hoshi nga ang isa rin talaga sa malakas na nakakalaban natin sa mga international tournament. Kumbaga, kapag kalaban natin ng RRQ kapatid ay medyo kinakabahan nga tayo. Although, alam naman natin na mananalo nga tayo sa koponan ng RRQ dahil kapag kalaban nga nila ang mga Pinoy na mga koponan kapatid ay talagang nagchochoke nga na literal itong ang RRQ Hoshi. At hanggang ngayon nga kapatid ay hindi pa rin mapangatawanan na itong ang RRQ Hoshi ang bansag sa kanila na King of Kings dahil wala pa nga silang kampyonato dito nga sa international tournament ng Mobile Legends na mga pa-tournament nga ni Munton. Kaya naman, nang dahil nga sa pagkatalo na iyon kapatid, may kita nga natin itong si Lemon na dismayado talaga sa resulta ng laban. At nag-walk out nga ito kapatid na kung saan maraming ang mga RRQ fans ang hindi nagustuhan ang ginawa nga nitong si Lemon. At bagkus, isinisip pa nga ng mga RRQ fans ang kanila nga pagkatalo dito kay Lemon. Dahil sa huling yugto nga kapatid ay hindi niya nahuli ang kalaban ng mag-ulti nga ito dahilan kung bakit sila nga ay natalo. Well, ayon naman kay Lemon kapatid ay di umano masama raw ang kanyang pakiramdam ngunit pinilit pa rin siyang paglaruin dito nga sa laban kontra nga sa EVOS Legends na kung saan mas mainam siguro kapatid kung hindi nga pinilit nitong ang RRQ na palaruin itong si Lemon sa pagkakataon na ito dahil may sakit nga ito at wala nga ito sa focus kapag nagkataon. Ngunit gayon pa man kapatid, talo is talo pa rin talaga. No excuses, ika nga.
magandang ipinakita ng EVOS Legends at hindi naman ganon naging maganda ang ipinakita ng RRQ sa huling yugto ng laban nila, dahilan kung bakit natalo nga sila sa pagkakataon na ito. At syempre, may impact din talaga ang pagtatanggal nga ng mga coach dito nga sa RRQ Hoshi, lalong-lalo na nga ang pagtanggal ng mga ito dito nga kay Coach Arkeja, na dating coach nga ng Echo, na kung saan sa pamumuno nga ni Coach Arkeja kapatid ay halos matalo na nga tayo ng RRQ Hoshi, na kung saan nahirapan nga talaga ng lubos-lubos itong Blacklist International nang makaharap nga natin yan dito nga sa World Tournament ng Mobile Legends nung nakaraan. Maging ito nga Echo kapatid ay nahirapan pa rin dito nga sa RRQ, although natalo nga itong RRQ Hoshi kapatid, pero statement pa rin naman ang kanila ngang iniwan dito nga sa World Tournament ng Mobile Legends sa pamumuno nga nila Coach Arkeja dito nga sa RRQ Hoshi. Sa madaling salita, malaking kawalan talaga ang pagtatanggal nga ng RRQ sa mga coach nito, na alam nga kung paano paikutin yung mga draft nila dito nga sa Mobile Legends. At yung mga ganyang crucial na laban nga kapatid ay kailangan mo talaga ng mga veteranong coach, dahil alam naman natin na kapag baguhan lamang ang coach ng isang koponan at nasa ganung sitwasyon ay mahirapan nga ito makapag-adapt at syempre makapag-adjust sa ganung sitwasyon, dahil mape-pressure nga ito. Ngunit kapag yung mga veteranong coach na alam naman natin na may mga experience na nga sa ganyan, ay hindi na yan mape-pressure at makakapag-isip nga ito na maganda-gandang draft para nga sa kanyang koponan. Kaya labis-labis talaga ang panghinayang nitong ang RRQ Hoshi. Kumbaga, wrong move ang pagtatanggal nga nila sa kanilang mga coaches dito nga sa RRQ. Bukod pa nga dyan kapatid, kapansin-pansin din ang ipinakita nga nitong si Vin dito nga sa RRQ, na kung saan si Vin nga ang tank nitong ang RRQ Hoshi, na kung titingnan kapatid, noong mga nakaraang season pa rin talaga ay madalas nang nakikita ang laruan nga ni Vin dito sa RRQ, na tila'y nahihirapan nga ito na makapag-set sa kanyang koponan, lalong-lalo na nga kapag pressured na nga ito. Kumbaga, marami na kasing mga pagkakataon na nagchuchoke nga itong si Vin dito nga sa RRQ, lalo na't kapag mga crucial gameplay na nga yung kanilang ipapakita kapatid. At ang bagay nga na yan ay nakikita ng mga RRQ fans, na kung saan ayon nga sa mga ito, si Vin ang problema sa koponan ng RRQ, pero coach nga ang kanilang tinanggal sa pagkakataon na ito, na kung titingnan kapatid, baka sa susunod na season nga kapatid ay tuluyan na ang kumuha ng mga Pinoy na manalaro itong ang RRQ Hoshi, na kung saan alam naman natin sa MPL Indo nga kapatid, yung may mga Pinoy na koponan nga ay nananalo at gumanda talaga ang performance dito nga sa MPL. At isa talaga sa gumanda ang performance ngayon ay itong ang Onyx Esports, na kung saan malaki ang posibilidad na magkampiyon nga itong Onyx Esports sa pagkakataon na ito, dahil halos binabalagbag nga nila ang mga koponan dito nga sa MPL. At sa katunayan nga nito kapatid, ang Onyx Esports nga ay nasa Grand Finals naghihintay na, na kung saan pasok na nga itong Onyx Esports dito nga sa MSC, na kung titingnan kapatid, ito ang bagay na dapat nating paghandaan. At ang laban nga natin dito kay Kyrie sa International Tournament ay talaga nga namang kaabang-abang sa ating mga Pinoy. Oo, Pinoy din naman si Kyrie, pero this time nga kapatid ay kalaban natin siya. Ngunit gayunpaman, kung sakaling matatalo nga tayo ni Kyrie, ay pride pa rin natin yon, dahil Pinoy naman itong si Kyrie. Ngunit gayunpaman, Onyx Indo nga ang nare-representa nitong si Kyrie. Pero syempre, dugong Pinoy pa rin naman itong si Kyrie, kaya hindi pa rin ito nakakapanghinayang kung sakaling matatalo nga tayo ni Kyrie. Gayunpaman, naniniwala pa rin tayo syempre sa kakayahan nga ng ating mga Pinoy na pambato. At alam naman natin na makakapalag nga ang ating mga Pinoy na koponan dito nga sa MSC. Sa MPL Indonesia nga kapatid ay nakita tayo ng mga malalaking upset talaga ng mga koponan. Kumbaga, sa madaling salita, walang kwenta yung regular season, dahil ang totoong laban nga ay nandito sa playoffs, na kung saan isang halimbawa nga nito itong RRQ Hoshi,
Kahit gaano pa kataas ang kanilang score dito nga sa MPL Indo regular season kapatid, ay tinalo lamang sila ng mga koponan na nasa ilalim. Sa madaling salita, posible rin na mangyari nga yan sa atin dito nga sa MPL PH na kung saan hindi nga dapat nating maliitin ang kakayahan nga nitong mga nasa ilalim na koponan na kagaya nga ng Smart Omega na kilala nga nating Lason dito nga sa MPL PH. At yan nga ang ating aabangan talaga, at next week na nga ito mangyayari kapatid. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? E-comment mo sa baba. Maraming salamat.